Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Di inaluhaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal nang nagsimula ngayong araw ang 2024 ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Sa reception na pinangunahan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, kinilala niya ang mahalagang papel ng ASEAN sa ekonomiya ng mundo. Opisyal din itong winelcome ang mga leader ng ASEAN, kabilang na si Pangulong Marcos at mga leader sa rehiyon. Ngayong araw ng Miyerkules naman, magaganap ang mga sesyon para sa ASEAN-Australia Summit. Hataw Balita Ngayon! Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumilis sa 3.4% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 2.8% na naitala ng Enero ngayong taon. Gayunpaman, tiniyak naman ng National Economic Development Authority na pinag-iigtingan na ng pamahalaan ang mga hakbang nito para maibsan ang epekto ng El Nino sa supply ng pagkain. Inaasahan kasi nito ang posibleng epekto ng banta ng tagtuyot sa pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Hataw Balita Ngayon! Nakatakdang isagawa ng Pilipinas at Estados Unidos ang Balikatan Exercises 2024. Ito naman ay sa Batanes at Palawan sa April at May. Ayon kay 2024 Balikatan Exercises Executive Agent Colonel Michael Lohico, magkakaroon ng Integrated Air Missile Defense Exercises sa Central Luzon, habang ang Maritime Exercises naman ay sa Palawan. Kabilang sa makakasama sa nasabing pagsasanay ang Philippine Coast Guard at Philippine National Police para naman sa cyber defense and information exercises. Hataw Balita Ngayon! Naghay ng isang resolusyon ng ilang kongresista na layong imbestigahan ang maanumalyang pagbebenta ng rice stocks ng National Food Authority sa mga piling rice trader. Ayon sa mga mambabatas, dapat suriin ang mandato ng NFA at pag-aralan kung nararapat na itong i-restructure kaysa buwagin ang ahensya. Nauna nang pinatawan ng 6-month preventive suspension ng 139 na mga opisyal at empleyado ng NFA dahil sa issue. Hataw Balita Ngayon! Tinanong ng 1987 Constitution Framer na si Christian Monsod sa 5th araw ng pagdinig ng House Committee of the Whole sa Economic Chacha ang Kongreso kung mapagkakatiwalaan ba ito na gagawin ito ang tama kaugnay ng panukalang amyendahan ang saligang batas. Hindi umano saligang batas ang dapat sisihin sa hindi pagpasok ng maraming foreign investors sa Pilipinas. Aniya ang katiwalian at burokrasya ang nagiging sanhi nito. When we talk about the hindrances in the Constitution, we should talk about the context in which it is happening. And I'm sorry to say that our Congress has on many occasions engaged in transactional legislation. Sure, you can put, say, well, let's be liberalized and so on and so forth. But can we trust the Congress to do the right things? I'm sorry to say. Hataw Balita Ngayon! Kinumpirma ngayon ni Senator Amy Marcos na isinugod sa ospital si dating First Lady Imelda Marcos dahil sa pabalik-balik na lagnat at ubo. Ayon kay Senator Amy Marcos, minabuti na nilang dalhin ito sa ospital dahil posibleng may pneumonia ang kanilang ina. Umaasa ang presidential sister na agad nang gagaling ang dating First Lady, lalo na't gusto rin itong makatanggap ng cash gift mula sa Expanded Centenarians Act sa pagsapit ng 65th kaarawan nito sa July. Hataw Balita Ngayon! Ipinakontempt ng komite sa Senado ang religious group leader na si Apollo Quiboloy, bunsod na hindi pa rin ito pagsipot sa investigasyon ng Senado. Sa ipinadalang sulat ng abogado ni Quiboloy, sinabi nito na kung dadalo ang religious group leader sa komite
ay tila idineklara na umano siyang guilty na labag umano sa constitutional rights ng pastora laban sa self-incrimination at presumption of innocence. Hindi naman kumbinsido rito si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, kaya nananawagan ito sa kanya mga kapwa senadora na suportahan ang umano'y biktima ni Kibuloy at para isustain ang contempt order. Hataw Balita Ngayon. Binalaan ni Manila International Airport Authority o MIA General Manager Eric Ines ang housekeeping at pest control contractors ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na kung hindi pag-iigihin ang trabaho ay pwede silang ma-blacklist sa mga bidding. Kaugnay ito ng isyu ng mga nakitang surot at daga sa Terminal 2 at Terminal 3 ng Paliparan kamakailan. Inatasan na ng MIA ang kanilang Terminal Administration Group para mag-deploy ng mas maraming inspector para i-monitor at re-evaluate ang performance ng kasalukuyang housekeeping at pest control services ng NAIA. Hataw Balita Ngayon! O ito, Sani at Amigo, talaga naman, nag-trend ngayon sa social media platform na X ang hashtag na Facebook down, kung saan milyong-milyong users nito ay nakaranas ng malawakang services outage kagabi, March 5. Apektado rin sa nasabing outage ang mga Meta application, kabilang na ang Instagram, Messenger, Thread at WhatsApp. Agad namang nakabalik ang access sa mga ito bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Matatandaan na humahanap o humarap ang CEO nito sa pagdinig ng Senado ng Estados Unidos kaugnay ng peligro ng content ng social media platforms sa mga bata at teens noong January 31. Sa ngayon, wala pang ulat ang Meta kung anong naging sanhi ng outage. Hataw Balita Ngayon! Ayan, apektado ba kayo niyan, Sunny at Marie? Kasi ako kagabi, hindi ako nakapag-Facebook, kaya hindi ko namalayan na nagkaroon pala ng problema ang Facebook kagabi dito sa Pilipinas. Marie at Sunny. Oh, amigo, kanina umaga pag-gising ko din, Marie, amigo. Wala, out lang ng Facebook, ang Messenger. Basta naapektuhan ako personal, amigo, no, sa Messenger kasi yan ang ating mode of communication sa mga kamag-anak. Pati sa mga kasama natin sa trabaho din at mga kaibigan. Kaya medyo nagulat din ako kanina dahil ayaw umandar kanina. Pero hindi naman nag-log out ang mga social media ko kagaya ng mga nababalitaan natin, Marie. Sa'yo ba, Marie? Si Marie kanina kasi parang nakinabahan eh. Oh, hindi. Kasi ako yata ang unang nag-message sa lahat ng mga messaging natin, text message at saka sa ibang mga platforms. Ano, kasi nga hindi gumagana ang Messenger. Kasi una sa lahat, kaya dyan pa yung mga kamag-anak natin, amigo, sa Pilipinas, lalo na si John, na tumawag nga sa akin through another messaging system kasi nga hindi niya ma-access. So syempre, una mong iisipin na ano ba to, na hack ba ang ating mga accounts, di ba? No? Tapos nung tumawag siya galing nga dyan sa Pilipinas dahil night shift naman ang kanyang trabaho, sabi ko, malawak ang outage ito. Eh, medyo konti na lang yung naabutan ni Sunny kasi outage din si Sunny kanina. Paaga pa kasi sa Pacific time kaya late na nagising. Yon, ganoon ang ating experience itong, amigo. Oo, pero itong ating issue dito sa NAIA Terminal 3 yung nakitang surot at daga, abay binalaan na ni Manila International Airport Authority o MIA General Manager Eric Ines yung housekeeping at pest control contractors ng Ninoy Aquino. Dahil sa pagka hindi pag-iigihin yung kanilang trabaho, pwede silang ma-blacklist sa mga bidding. Kasi nga, naapektuhan ng ating bansa, hindi lang itong ating paliparan dahil dyan sa mga ganyang issues, Sunny at Marie. Oh, amigo, lalo na ang airport ng Marino dito sa atin sa lugar namin, amigo, sa Amerika, kahit na tawagin na natin itong first world country, ika nga nila, mapapansin mo pa rin, amigo, ang patuloy na upgrade ng mga airport dito dahil naniniwala rin ng Amerika na first impressions last sa mga turista. Kaya sana yung ganyang mga problema sa NAIA maayos agad dahil talaga makakapekto sa turismo natin sa Pilipinas, maging sa mga recurring na mga magiging economic
na implications ng ganyang mga nangyayaring problema sa NAIA, no, Marie? Oh, agree ako diyan, ano, amigo at Sunny, dahil yun nga, first impressions lads, at yan ang unang nakikita, no, pagpasok sa isang bansa. At yung surot, ano, amigo, Sunny, pag kumapit sa iyo yan, maiuwi mo hanggang sa bahay, hanggang kung saan ka pupunta. Kaya serious ano nga ito, nausapan. Kaya sana maayos na nila. Oh, at ang suspect diyan, yung surot, malalaki kasi eh. Diniyak ni Senator Sunny Angara, chairperson ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, na hindi magagalaw ang basic education sa isinusulong na charter change sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado tungkol sa constitutional amendments. Kasunod ito ng ginawang pagtutol ng Department of Education o DepEd sa pag-amyenda sa konstitusyon, partikular na sa pagpapahintulot ng ganap na kontrol at administrasyon ng foreign entities sa education institutions. Nilinaw ni Senator Angara na ang mga iminungkahing pag-amyenda sa 1987 Constitution ay hindi naglalayong buksan ang basic education school sa 100% foreign ownership. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Sunny Angara. We will change, we will amend it kasi medyo na-realize namin, hindi masyadong clear. Parang ang interpretation is baka pwedeng galawin rin yung basic education. Pero ang dahil nga yung succeeding sentences, you know, nagbigay ng parang ambiguity doon. So, klakaruhin namin yun na applicable lang siya sa tertiary education. Meaning, college, tech book. Pagkatapos ng high school, anything after high school. Hataw, balita, ngayon! Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na kakapusin na sila sa panahon kung gagawin nga mas maaga ang plebisito para sa panukalang amyendahan ang konstitusyon. Tugon ito ng komisyon sa panukala ng ilang mambabatas na idaos ngayong taon ng plebisito para sa isinusulong na charter change o CHACHA. Pagtitiyak naman ng poll body, handa silang sumunod sa anumang ipag-uutos ng Kongreso dahil bahagi aniya ito ng kanilang mandato. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pag sinabi po nilang pagsabayin, ginagarantya po natin sa sambayan ng Pilipino, kaya po ng COMELEC na pagsabayin ang eleksyon ng 2025 at ang plebisito para sa pagbabago ng saligang batas. Isang buwan nang naninirahan sa mga evacuation center sa Bacoor, Davao de Oro ang 800 pamilya na naapektuhan ng Masara landslide. Wala pa kasi silang tirahan na malilipatan at hindi pa rin tapos ang tinatayong tent city o temporary shelter. Sila Lane Moreno, humahataw! Hataw, balita, ngayon! Wala pa ring permanenteng tirahan na malilipatan ng mga residente na naapektuhan ng Masara landslide noong February 6 kung saan 93 na individual ang nasawi, 32 ang nasugatan at 8 pa ang nawawala. Hindi pa rin tapos ang konstruksyon ng tent city o temporary shelter na ipinatayo ng provincial government. Kakabitan pa ito ng supply ng kuryente at tubig. Ang mga itatayong tent ay heat absorber at may sapat na espasyo para makadaloy ang ihip ng hangin. Naka-elevate din ang mga tent at may kanal sa paligid para hindi mapasok ng tubig ulan. Pero hanggang 89 na pamilya lang ang kayang i-accommodate nito. Amog yung siguro nga safety sila. So prepare na mo ang ilang daanan, sa ilang spacing, aning kuanan ni, ilang mga area niya. Before makuan na mo i-indoor sa ila, sa mga beneficiaries, so na pa i-kuan pa ni sa mga kuan, engineer, kung safety na ba. So ang kulang diri karon ang ilang lutuanan o katong lang liguanan nila o ilang CR. Una nang ipinahayag ng Mines and Geosciences Bureau na kabilang sa no-build zone ang Masara dahil sa matarik at malambot nitong lupa. At para wala nang may magtatangkang bumalik sa lugar, bantay sarado na ng mga pulis ang daan papasok sa barangay.
Iilang mga empleyado na lang ng Apex Mining Corporation ang makadaraan dahil malapit doon ang kanilang mining site. Kaya makalipas ng isang buwan, nasa evacuation centers pa rin ang 811 pamilya. Si Nessie, sariwa pa rin sa isip ang nangyari sa kanilang pamilya noong gabi ng landslide. Nakararanas umano ng trauma ang kanyang maliit na anak habang hindi naman nakakatulog ng maayos ang kanyang asawa. Paspas migdagan, kaya kung di mi mo paspas, matabunan yun mag-apil. Kaya katong amonggi nahunungan, nadamag mi, nagsamad-samad mi, ang uban natabunan ng mga balay. Wa namin nakita ang ano, balay, puro natabon. Kulba kay ma'am, ay, nadagan kayo na ngayon, siya kung matabang, ma'am. Tapos dinagin mi katabang. Tapos ang uban kay, yung nagtabang, pero kami, dili na yun mi katabang kay, migdagan na yun mi, tapos gigukod po mi, uka ng yuta. Daghay bato na nga. Ayon sa ulat ng Department of Social Welfare and Development 11, minomonitor nila ang psychosocial activities ng mga camp manager, lalo na ang para sa mga bata. Ginamonitor na to ang ato ang camp manager unsa iyang activities to address the psychosocial concerns of the families there. So with respect sa mga bata, we ensure that there are activities that are therapeutic, educational, and ang katong temporary nila nga ginapuy-an as evacuation center will not be a very different environment as compared to their school and sa panimalay. May sapat na pagkain, damit at matutulugan ng mga residente. May mga community kitchen rin sa loob ng mga evacuation centers. Pinupuntahan naman ng mga guro ang mga estudyante sa evacuation center para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-aaral. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Ibinabana ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIBOC sa Alert Level 1 ang aktibidad ng Mayon Volcano. Paalala ng ahensya, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw balita ngayon! Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIBOC, buwabana ang mga parameter na tinitingnan ng ahensya sa simula ng unang buwan pa lamang ng Enero. Mula 2 hanggang 3 volcanic earthquake na lamang ang naireregistro ng Mayon Volcano Network. Isa lamang na rockfall event per day mula sa summit ng vulkan ang naitala, na indikasyon na bumagal na ang lava dome growth. Nakapagtala ang PIBOC ng pinakamataas na sulfur dioxide emission na umabot sa 2,394 tons per day noong January 22. Na bumaba naman sa 420 tons per day kahapon, March 5, ang ibinubugang asupre ng Vulkan Mayon. Wala na rin namamata ang paggalaw ng lava flow sa mga gali ng Miisi, Bonga at Basuda. Sa kabila ng pagbaba ng aktibidad ng vulkan, pinapaalalahanan pa rin ang publiko na iwasang pumasok sa sakop ng 6-kilometer permanent danger zone, bunso ng perennial hazard ng vulkan. Posible pa rin ang rock falls maging ang steam-driven o phreatic eruptions sa bunganga ng bulkana. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Na-recover ng 103rd Infantry Battalion ang mga nakatagong armas sa dating kampo ng Communist Terrorist Group o CTG sa Sitio Tapo, Barangay Limos, Pinukpok, Kalinga. Ayon sa report ng 5th Infantry Division, Philippine Army, ang mga nakuhang armas ay isang caliber 45 pistol, isang empty magazine ng caliber 45 pistol, isang claymore mine, 6 na piraso ng rifle grenade at 2 40mm cartridges para sa M203 grenade launcher. Maliban sa mga armas, nakuha rin sa naturang lugar ang 4 na serviceable keypad cell phones, 3 commercial radio charger, at iba pang uri ng mga expired na gamot. Na-recover ang mga ito sa pamamagitan ng isang concerned citizen na nagpaabot ng impormasyon sa mga militar sa dating encampment ng CTG kung saan nakatago ang mga kagamitan pang digma. No.
nagdulot ng mga avalanche, baha at pagbuho ng lupa ang extreme weather na nararanasan sa Italy at France. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon! Nagdulot ng malakas na hangin, pagguho ng lupa at avalanche and extreme weather conditions sa Italy at France kung saan ang isang 16-anyos na batang lalaki ang nasawi matapos tamaan ng avalanche habang nag-ski off-piste sa Plan in Valpasiria sa Italy. Pangalawa na ang nasabing biktima sa mga namatay dahil sa avalanche sa rehiyon nitong mga nakaraang araw. Ang avalanche risk area ay kasalukuyang nasa level 3 ng European Avalanche Danger Scale. Bilang resulta ng mga nangyaring avalanche, mahigit sa 6,000 individual na naninirahan sa tatlong nayon sa Gressoni area ng Ayosa Valley ang na-isolate simula noong Linggo at naharangan din ang isang tunnel. Nagdulot ng pagguho ng lupa sa rehiyon ng Liguria sa northwest coast ng Italy ang mga bagyo at hangin na mahigit sa 100 kilometers per hour ang lakas habang tumama ang isang buhawi sa Savona at nakapagtala ng mga alon na mahigit 4 na metro sa Capo Mele. Ilang rehiyon sa Italy ang nananatili sa medium o high alert dahil sa paparating na extreme weather, samantalang ang heavy snow na nasa 50 centimeters ang kapal sa loob na ilang oras noong weekend ay pinutol ang access sa ilang alpine resorts sa southeast ng France. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Nananawagan ang mga gang leader sa Haiti na mag-resign na si Prime Minister Ariel Henry. Idineklara naman ang 72-hour state of emergency sa bansa noong Linggo kasunod ng nangyaring prison break. Itong humahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita ngayon! Inihag ng gobyerno ng Haiti na sinugod ng mga gang ang dalawang kulungan sa bansa nitong weekend. Naitala ang insidente sa Port-au-Prince at ang isa naman sa Croix-de-Bouquet. Anila ang mga acts of disobedience ay banta sa seguridad ng bansa. Agad naman sila nagpatupad ng curfew na nagsimula bandang alas 8 ng gabi. Ayon kay Serge Delexis na International Rescue Committee, una umanong inatake ang mga police station para madistract ang mga ito. Nakontrol ang mga gang mga istasyon at nasawi ang mga police. Nasa 12 individual ang nasawi habang nasa 3,700 naman na preso ang nakatakas dahil sa pag-atake ng mga gang. Kabilang sa mga nakakulong sa Port-au-Prince ay mga suspect sa pagpatay kay President Jovenel Moise noong 2021. Nasa 99 na preso naman ang piniling manatili sa kanilang mga selda sa takot na masawi sa crossfire. Tumindi ang karahasan ng mga gang simula noon. Hindi pa napapaltaan si Mr. Moise at wala pang naging presidential election sa bansa mula 2016. Nagtayo na ng mga barikada ang mga gang sa Kapitolyo para mapagilan ng mga security forces na makapasok sa kanilang teritoryo. Marami na rin nagsarang paaralan at mga negosyo at may mga naiulat na rin pagnanakaw sa lugar. Nasa 15,000 tao na ang lumikas sa kanilang mga bahay papunta sa paaralan sa sentro ng Port-au-Prince. Umalis naman noong Webes ang Prime Minister patungo Nairobi para humingi ng multinational security force galing sa Kenya. Doon idiniklara ni gang leader Jimmy Cherizier ang planong pagpapatalsik dito. Nasa 80% ng Port-au-Prince, capital na Haiti, ay kontrolado ng mga gang. Maraming taon na rin may gang violence sa nasabing bansa. Charles Corpus, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Hindi natugunan ng airplane maker na Boeing at ng pangunahing supplier nito ang quality control standards ng Federal Aviation Administration. May humahataw na balita si Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon! Nagsagawa ng 6 audit ang Federal Aviation Administration o FAA nitong Lunes, March 4 sa mga 737 MAX na ginawa ng Boeing at ng pangunahing supplier nito na Spirit AeroSystems. Bunsod nito, natuklasan ng FAA na may non-compliance issues ang manufacturing process control ng Boeing at maging ang parts handling at storage nito. Sa pahayag ni Spirit spokesperson Joe
Cappuccino, tanggap nila ang audit ng FAA at nakikipagtulungan na sila sa Boeing at FAA upang malapatan ito ng tamang aksyon. Samantalang ang tagapagsalita naman ng Boeing, tinukoy ang pahayag ni Chief Executive Officer David Calhoun na nagsabing mas malinaw na sa kumpanya ang dapat nitong gawin at handa itong tugunan ang mga pangangailangan ng Boeing 737 MAX. Ang FAA ay nagsimulang siyasatin ang Boeing matapos ang insidente noong Enero 5 kung saan tinangay ng hangin ang isang panel ng Boeing 737 MAX habang ito ay 16,000 feet sa ibabaw ng Oregon. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang imbestigasyon sa Boeing, kaya naman hindi pa isinasapubliko ang findings ng FAA. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau PAGASA. Sa ating latest satellite images, makikita natin itong easterlies o yung hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siyang nakakaapekto sa malaking bahagi nating bansa, particular na Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Yung amihan o northeast monsoon ay hindi natin masyadong nararamdaman ngayon, bagamat inaasahan natin na magkakaroon ulit ng surge o bugso ng amihan sa pagkatapos ng linggong ito. Base rin sa ating pinakahuling datos ay wala pa rin tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob at labas ng Philippine Air Responsibility. Posible hanggang sa pagkatapos ng linggong ito, maliit yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo. Samantala naman, dulot ng easterlies at mga localized thunderstorms ay inaasahan natin generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Bagamat posible pa rin yung mga localized thunderstorms, mga pagkilat pagkulog, mga isolated o pulupulong pagulan, pagkilat pagkulog. Sa ngayon din ay wala tayong nakataas sa gale warning at banayad hanggang sa katamtaman ang inaasahan nating pag-alo ng ating karagatan. Subalit may babala pa rin tayo kapag may mga pagkilat pagkulog, maaaring biglang lumakas yung alon ng ating mga baybayin. Kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat. Ang araw natin, sisikat ganap na 6:10 na umaga at lulubog, ganap na 6:05 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay PAGASA Weather Specialist Obet Madrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Barko ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto o PS-35 idineploy na sa bago nitong operational area sa Northern Luzon Command. Si Toto Fabros humahataw. Hataw, balita, ngayon! Dumating na kahapon March 5 ang barko ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto o PS-35 sa pantalan ng San Fernando, La Union. Isinagawa ang arrival ceremony sa BRP Emilio Jacinto at mga crew nito bilang pagsalubong sa magiging bagong designated operational area nito sa Northern Luzon. Pinangunahan ang sabing aktibidad ng Commander ng Naval Forces Northern Luzon, Commodore Francisco Tagamulila Jr. at Commander Northern Luzon Command Lieutenant General Ferlin Buka. Ang deployment sa barko ng BRP Emilio Jacinto at crew nito ay bilang pagpapakita ng presensya at pagpapaigting sa suporta sa Northern Luzon Command, kabilang din ang pagtutok sa maritime security at pagtataguyod sa kapayapaan sa maritime domain ng bansa. Ang PS-35 o BRP Emilio Jacinto ay na-deploy sa Naval Forces West bago dalhin sa Naval Forces Northern Luzon. Ngayon, napakalaga nito ang PS-35 kasi sa laki ng area of responsibility namin, hindi kakayanin na maliit na barko. Especially pa pumapunti na abot na sa area ng Benham Rise or sa Batangas. And because of its newer capabilities, maganda na rin yung kakayanan ng barko natin ito in protecting our sovereignty kasi mas malayo pa lang yung other vessels of interest na didetect na rin. Okay. Toto Pabros humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Isang balyena na tinatayang nasa 60 pie o 60 feet na ang haba at may timbang na mula 22 hanggang 25 tonelada ang napatpat sa karagatan na sakop ng barangay Panisiha, Uson, Masbate.
Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, na-stranded ang naturang dambuhalang isda dakong alas 4 hanggang alas 5 ng umaga kahapon, March 5. Nagtulong-tulong naman na ang mga kawani ng USON MDRRMO, mga mangingisda, Menro at Philippine Coast Guard upang maitaboy sa malalim na bahagi ng dagat ang naturang balyena. Sa ngayon, nagsasagawa pa rin ng pagbabantay at monitoring ang USON LGU at BFAR Masbate sa na-stranded na balyena. Hataw Balita ngayon! Maaari nang magamit ng mga Bacoreño ang Paleng QR o isang cashless transaction na paraan ng pagbabayad sa mga palengke at maging sa public utility vehicles o PUVs. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon! Hindi na mahihirapan pa ang ilang mga Bacoreño sa pagbabayad sa kanilang mga pinamili matapos na ilunsad ang Paleng QR sa Bacoor City nitong Martes, March 5. Sa pamamagitan nito, makapagbabayad ka na through GCash gamit lamang ang cellphone. Ayon sa Bacoor City Local Government Unit, bukod sa pagbili sa mga palengke ay maaari rin itong magamit bilang pamasahe sa pampublikong sasakyan. Dahil digital payments can save us more time, energy and resources, and not to mention mas ligtas at hindi na natin kailangan magbitbit pa ng pera kapag lumalabas tayo ng bahay. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, sa madalas anilang paggamit ng digital transaction, nagkakaroon din ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makautang na may mababang interes. Habang ginagamit mo yung mga e-wallet payments mo, nagkakaroon ka ng financial footprint. At pag may financial footprint ka, makakatulong ito para makautang ka ng mababang interes na walang collateral. So these are some of the benefits of cashless payments aside from di na kailangan magsukli, pwede na magdeposito habang nasa market stall ka. Sa pamamagitan nito, umaasa ang BSP at Bacoor City LGU na magbibigay ito ng ginhawa at makaiiwas na rin sa hawaan ng iba't ibang mapanganib na sakit gaya na lamang ng COVID-19 na nakaapekto sa mundo 4 taon na nakararaan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Inihahanda na ng China government ang paggawa ng mas mabuting polisiya para mapalakas ang suporta nito ukol sa childbirth at sa kapakanan ng mga elderly. Ito ang humahataw na balita ni Kate Lorena. Hataw Balita ngayon! Nagpababa ng demography ng China ang one-child policy na ipinatupad sa pagitan ng 1980 at 2015. Bagamat itinaas na ito hanggang 3 anak mula 2021, hindi piniling mag-asawa o magkaroon ng anak ng karamihan sa mga kababaihan dahil sa high cost ng childcare. Patuloy na bumaba ang populasyon sa bansa sa taong ito, kagaya ng sinundang taong 2023 kung saan ang naitalang bagong naisilang ay kalahati lamang kumpara sa taong 2016. Record low naman ang nagpakasal sa taong 2022. Para matugunan ang population drop, naglabas ng bagong hakbang ang China upang masuportahan ang childbirth sa bansa. Sinubukan na rin ng otoridad na magbigay ng mga incentive at mga hakbang upang mapataas ang bilang ng ipinapanganak, kabilang ang pagpapalawig ng maternity leave, financial at tax benefits para sa mga may anak, kasama na rin ang housing subsidies. Ayon naman kay Premier Li Qiang, makatutulong din ang pagsasaayos ng parental leave policies, sharing ng related labor costs sa mga employer, at pagdaragdag ng bilang ng childcare services. Sa kasalukuyan, magtatayo naman ang China ng isang sistema para sa elderly care services at home, pagpapaibayo ng health system lalo na sa mga nasa rural area. Bukod dito, pagbubutihin pa ang mga polisiya at suporta sa lumalagong elderly population sa pamamagitan ng pagtataas ng benepisyo at basic pensions at maging ang pagsulong ng pribadong sistema sa pensyon. Sa hinaharap, inaasahang aabot sa 300 milyong katao na may edad 50 to 60 ang mababawas sa workforce sa panahong ang budget para sa pensyon ay masasagad na.
Kate Luren, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Muling kinilala si Amazon founder Jeff Bezos bilang pinakamayamang tao sa buong mundo. Sinasabing naagaw nito ang titulo mula kay Elon Musk batay sa ulat ng Bloomberg Billionaires Index. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw balita ngayon. Si Jeff Bezos na ulit ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Batay ito sa ulat noong Lunes, March 4 ng Bloomberg Billionaires Index na nagsasabing inagaw na niya ang titulong ito kay Elon Musk. Nasa $200 billion o 11.2 trillion pesos ang net worth ni Jeff Bezos, samantalang nasa $198 billion lamang o 11.09 trillion pesos ang net worth ni Elon Musk. Sa nakaraang taon, nawala ng $31 billion o 1.7 trillion pesos si Musk, habang kumita naman ng $23 billion o 1.2 trillion pesos si Bezos. Mayo ng nakaraang taon nang nakuha ni Elon Musk ang titulong pinakamayamang tao sa buong mundo mula kay Bernard Arnault, CEO ng LVMH na may hawak ng ibang brands gaya ng Louis Vuitton, Dior at Celine. Ang tatlong centibillionaires na ito ay magkakakompetensya sa titulo at kada ilang buwan ay nagpapalit-palit sila ng pwesto. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon! Isang financial wellness webinar ang isasagawa para sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia. Magkakaroon naman ng intensive training course para sa Filipino nurses sa Spain sa March 9. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ang ating mga kababayan sa Saudi Arabia na dumalo sa isang financial wellness webinar. Gaganapin ito sa March 8 alas 6 ng umaga. Ilan sa mga pag-usapan dito ang digital banking at online safety at Overseas Filipino Bank digital banking products and services para sa mga OFWs. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/phlnksa. Inanyayahan naman ang mga kababayan nating nurses sa Spain na dumalo sa intensive training course. Gaganapin ito sa March 9 alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Philippine Embassy sa Spain. Sa mga interesadong magrehistro, mag-email lamang sa edda0022@outlook.com. Magkakaroon ng health and wellness seminar sa Kuala Lumpur bilang pagdiriwang ng Women's Month. Pag-uusapan dito ang tungkol sa breast and cervical cancer prevention at menstrual do's and don'ts. Gaganapin ito sa March 9, alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Migrant Workers Resource Center. Sa mga interesadong dumalo, scan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng OWA Kuala Lumpur sa facebook.com/owa.kl. Sarado naman ng Philippine Consulate General sa Houston, Texas sa March 28 at 29 bilang pag-unita ng Philippine Holidays. Maaaring tumawag sa Embassy Hotline 1-346-256-4522 kung may emergency. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Oh, ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumate? Hoy, siyempre, pwedeng-pwede. Ayan, narito naman ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Rehigban, dito po sa Calgary, Canada. Nais ko lang pong batiin ang mga kamag-anak ko po dyan sa Valenzuela po, yung mga kapatid ko po, si Ate Cora, Ate Mirna, Ate Tessie. Sa kalahat po ng mga Higban family po dyan sa Valenzuela, mga tito ko, tita ko, saka mga pamangkin ko. Ingat po kayo lagi dyan. Yun lang po, ingatan nawa kayo lagi. Mag-iingat po kayo, lalo po yung mga nagbumotor dyan. Maraming salamat sa Diyos. Huwag ingat po kayo sa mga sakit po ngayon, lalo na ngayon, pag-December. So, yun lang po, salamat po sa Diyos. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI.
Day number 8 na po tayo, mamayang 7 PM Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At patuloy po rin namin kayong inaanyayahan na makiisa sa ating Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat at anuman po ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Timoteo Kapitulo 4, Talatang 7. Datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan, at magsanay ka sa kabanalan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Marso 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Colubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, March 6, 2024. Mula naman dito sa Hollywood, California, USA, ako si Sunny Cos. Ako naman si Marie Peñaranda mula rito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.